Hey guys! Welcome again to another cycling vlog. Ang YouTube channel or ang cycling channel na palagi kayong tinuturuan kung paano kayong lalakas. Okay? Kung paano kayong lalakas, gumastos. No! God, please, no! No! Okay, last March, I received an email from a professional manufacturer na nag-i-specialize sa mga cycling apparels. Mga jersey, shorts, gloves, ganyan. And then they're asking if they can have a collaboration with me. Kumbaga mag-sponsor sila. So they will give me jersey, short, and then re-reviewin ko lang. Siyempre, nag-reply ako, sabi ko, sure! Pwede na! Nung nalaman na nasa Asia pala yung area ko, doon nagkaroon ng konting issue kasi currently, they're expanding their business sa North America muna, tsaka sa Europe. So, doon muna kasi doon naka-base yung company nila. So, unfortunately, hindi natuloy yung ano yung collaboration. Okay, that time. Sabi ko okay lang naman, no problem. After a month lang ah, they contacted me again. Mag-expand na daw pala sila sa Asia. Okay, they decided na expand na sa Asia. And of course, masaya tayo, excited tayo. So, yung website ay inbike.cc. Pinapili nila ako ng ano, nung kanilang ano summer collection. Pinapili nila ako ng isang jersey, isang short, and then gloves. Okay. Right. So, ito yung ano, yung website ng inbike.cc. Okay, yung quick background about inbike.cc. We are a group of friends gathered because of love of cycling. So, ang tagal na pala nila sa business no, 2007 pa. We explore with curiosity. Of course, we are keen in developing kind of accessories. Wherever you go, we will accompany you. Our story is evolving. Over the past several years, Inbike has attracted many customers from North America and Europe. So ito yung binabanggit ko kanila, North America and Europe lang yung una nilang target. We also have established long-term relationships with distributors in many countries around the world. We have launched 4 series of products. So meron silang for road bike cycling, city commuting, off-road, touring related to cycling and motorbiking. So may mga products din sila na ano, pang motorbiking. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga products nila quickly. Yun, so ito yung website nila. So makikita mo agad dito yung ano, yung cycling clothing gamma collection. Ayan, so ito yung gamma collection. Ang pinili natin ito. Yun, so itong gamma collection, itong white and blue na ito yung pinili natin. Then dito sa short, pumili din tayo ng isa. So, medyo ano eh, medyo limited lang yung ano, yung pagpipilian sa short. Wala silang bib short. So, non-bib yung mga shorts nila. So, ang pinili natin ito, yung men's padded cycling shorts elastic. So, medyo ano, competitive yung price nila, medyo mura lang, hindi siya ganun kamahal. 'Yon, sa gloves naman, ito yung pinili natin. Ano? And nakarating naman ng safe yung mga products. Ito na. May jersey. So, actually nung dumating yung products, hindi ko muna siya ni-record agad. Hindi muna tayo nag-record ng ganito kasi gusto kong matry muna yung products. Gusto ko muna siyang isuot. Tsaka natin bigyan ng ano, ng feedback. Okay?
tingin pa lang actually nung dumating siya. Alam niyo una ko napansin? Kasi small yung in order ko. Kung ikukumpara kayo yung size nito dun sa ibang brands. Actually parang para siyang large. Pero actually na-surprise ako kasi nung sinuot ko siya, hindi naman siya ganun kalaki. Medyo loose lang pero hindi naman parang ano, hindi naman sobrang luwag na ano. Now, punta tayo sa quality ng tela. So pansinin niyo yung ano, yung sleeves. Hindi siya naka-power band unlike ng mga ibang jersey. Lycra lang yung ano niya, lycra yung band niya. Pero merong kapareho to dun sa Rapa na ano kay, yung training na jersey. So parang ganito rin yung dulo niya. Okay? So yung ganito kasi ng klase ng tela sa dulo. Hindi to masakit sa braso. So ano lang to. Kumbaga gaya ng mga core jersey ng ibang brands. Kung titingnan mo yung material na ginamit sa sleeves, kapareho siya nung ano eh, nung sa twin cycle namin na ano, na sleeves. So yung front ng jersey and yung back, same na tela yung ginamit. So may hexagonal na ano siya, na pattern. So yung part ng zipper dito, meron siyang soft material na cover. So somehow kasi pag isinara mo yan, hindi tumatama yung metal part sa balat mo, di ba? So protection to. And ang nakikita ko ring advantage nito, yung kapag naglalaba ka, at least hindi nakakaskas yung tela dun sa ano, sa zipper. So yun yung advantage nito. So meron siyang tatlong back pocket. Okay, so kasya naman yung cellphone. Yun nga lang, maganda sana kung may extra pa siguro na konti pa, mga siguro mga 5mm pa na extra. Para takit na takit talaga yung cellphone. Tapos, yun, may in-bike na logo sa likod. Then, magkabila, merong reflector. Magkabila. Siyempre, importante yan, lalo pagka night ride. Meron din siyang gripper. Okay, para hindi gumagalaw yung jersey kapag ano, nagbabike ka. So, yung ano yung silicone gripper niya, may nakasulat na ano. In-bike. Ganda, customized talaga. Kaya lang yung kasing sa ano sa website nila, small yung ano yung pinakamaliit niya na size. Walang extra small. Tingin ko kung order ako ulit, siguro double XS tatasya sa akin. Tingin ko yung mga sizes kasi na to is of course American na sizes and European. Since nag-expand sila sa Asia, so they would probably add maybe two more sizes ano smaller. So yun, nung sinuot ko to, kahit pawisan ako ng matindi, hindi bumibigat yung jersey. Unlike dun sa ibang jersey na pag pinawisan ka, ramdam mo yung bigat. Okay, bigat sa katawan. Ito hindi. Tsaka ang ganda ng pasok ng hangin eh. Nung pagka nagbabay ka, so malamig, press ko sa katawan. Hindi ko pa lang ito natataray kapag sobrang init na ng panahon. Kasi may mga jersey na kapag suot mo siya at mainit, sobrang init din sa likod. So tagus na tagus sa likod yung init. So ito, hindi ko pa na-try. Kasi may mga jersey na ganun eh, na may mga SPF level. So meaning, hindi tumatagus basta-basta yung ano din, yung UV ray din. Yun yung mga binabayaran mo din sa mga mamahali na jersey. Yung ano, yung sa pocket, maganda yung ginawang reinforcement para may garter. Okay, next. Punta na tayo dito sa ano, sa short. Okay, so ngayon lang ako ulit nagkaroon ng short na walang bib, yung non-bib. Kasi short lang siya talaga. Actually, nung tinignan nung unang dumating, nung binuksan ko, para siyang Nike, pang workout na short. Kasi tingnan niyo itong ano, yung love. Oo, di ba? Parang Nike, di ba? Pero in-bike yan. Mukhang hindi masakit to sa waist kasi maganda yung tela na ginamit. Tapos ang pinili ko pala, ano? Yung Asia na size, XL yung pinili ko. So, kasi, ang ginawa ko, ikinumpare ko yung sizing niya dun sa ibang bib short ko yan. So, lumalabas, dapat XL, okay? And yun nga, luckily, nung sinuot ko siya, swak na swak siya. Okay, so ito, may kakaiba dito sa short na to. Meron dito sa gilid, oh. Ang ganda ng mesh niya. So, kwadrado. Then, pag sinilip mo sa loob, slightly medyo tagusan. So, ibig sabihin, maganda yung pasok ng hangin sa part na to. Hindi ko alam kung bakit ginandahan yung airflow dito, eh. Bakit nga ba? Comment down below. Tapos, kung papansinin niyo yung tahi ng padding, zigzag din siya. Pag ganyan kasi yung tahi, pagka nakasigzag, maganda yung lapat niya sa front or sa back na area. Hindi ko alam tawag dito eh, kung silicone to. Actually, hindi naman siya silicone. Pero tingnan nyo ah. May ganito akong short eh. Sa Zion, yung isang Zion ko na short. Ganito yung material ng leg gripper niya. And ito,
tested ko na to, maganda kapit ni seamless yung dulo. Tapos may mga reflector siya sa likod. Ayan, yung bilog-bilog, ergonomically designed for ultimate protection and performance. So yung mga description niya, soft subtle silicone leg grippers, technical sports pants with premium professional design. I agree ako. The lightweight functional material with side plaid inserts is exceptionally comfortable to wear in any situation. So plaid. Actually, sa totoo lang, kaya mas preferred ko yung naka-bib. Kapag ang sa akin, kapag naka-bib ako na short, kahit pa paano, pupush niya yung ano ko, yung chan ko papasok. Natatakpan pa niya yung ano ko, yung baktong dahil doon sa bib. So para sa akin mas comfortable siya. Kaya lang challenging lang pag iihi ka. Kasi kailangan mo hubarin yung jersey and then yung bib, di ba? Yun yung mahirap eh kapag naka-bib short. Pero syempre, ilang beses ka ba iihi sa ride? Mga ano lang naman, di ba? Depende kung gaano kalayo. Pero mga 2 to 3 times ka lang naman iihi. So ito, na-surprise ako actually nung sinuot ko siya. Medyo mataas kasi yung covered kapag sinuot mo siya. Parang abot na halos sa pusod. So kahit pa paano, nai-stomach in niya yung chang ko. So yung padding niya, ito medyo natuwa talaga ako dito sa padding niya. Sa maraming part na parang may butas. Yan o. Tapos yung tela na ginamit, soft na material siya. Actually, ang gandang sa hawakan. So, meaning kung dito pa lang, sarap ng hawakan. So, what more pag suit mo na, pag nasa puwet mo na. So, comfortable siya. Tapos medyo makapal yung padding niya, ba? Actually, kung i-rate ko yung padding nito, para siyang ka-level ng ano, yung Urban Plus ng Monton. Para sa akin, ganun. Yung kulay green. Parang ganun yung, ano, yung feels ng padding nito nung ginamit ko. So, tingin ko, madalas ko itong magagamit itong short na to kapag nag-training. Especially siguro sa indoor. Madalas kasi sa indoor, gusto ko, naka-ready ako agad mag-bike. So, ito, andali, sasalpak mo lang, susuot mo lang, okay ka na. So, pinadalan din nila ako nitong gloves. Okay? So, ang unang napansin ko dito sa gloves, medyo makapal yung tela, unlike dun sa mga ibang gloves na ginagamit ko. So, una, makapal yung padding niya. Tapos tingnan mo, may mga extra ano dito, layer. Dito. Yung harap niya, may gripper yung harap niya para maganda yung hawak mo dun sa handle. So, ang problema ko sa mga gantong klase ng lock. Baka kasi makasira siya ng jersey. Pagdukot mong ganun sa likod. Baka kumaska siya. So, baka magasgasan yung jersey. Yun yung problema ko sa mga ganto. Kaya, mas preferred ko sa gloves yung isushoot mo lang yung kamay mo. Wala ka nang ilalak. So, tingin ko talaga pang ano to, mas appropriate siya sa motorbike. Hindi siya sa road bike. Kung may maisasuggest ako sa in-bike, tingin ko gawa sila ng version na pang-race. Yung medyo manipis. Alright, so guys. So, again, yung mga sinabi ko dito are all honest reviews, okay? By the way, kung interested kayo sa mga products na to, and sa other products na available sa website nila, browse lang kayo dun sa website and then kapag nag-checkout na kayo, gamitin nyo lang yun ako yung promo code. So, ang promo code natin is AS15. So, ano ibig sabihin nun? Yung Aristocrata. Yung AS means Aristocrata Studio. Then yung 15, 15% discount. Okay? So, pag bumili kayo, meron kayong marireceive na 15% discount dun sa item. Okay? So, and ang sabi nila, bibigyan nila ako ng maliit na commission. So, every time na may bibili na product under my name. Okay? So, hindi siya ganun kalaki actually. So, sobrang liit lang niya. Yung sa channel naman natin, hindi naman natin intention talaga na kumita dito. Gusto lang nating i-share kung ano yung mga na-experience natin, kung ano yung mga gamot na pinagbibili natin. So, hopefully makatulong sa iba mag-decide kung ano yung mga bibili nilang items and yung mga ruta na pinupuntahan natin, di ba? Baka kasi maging interested yung din yung iba na puntahan. So, ayun. Basically, hindi natin interest na kumita talaga sa channel nito. Gusto lang natin mag-share kung ano yung mga experiences natin. Okay? So, yun lang yung ating cycling review for today, yung ating first ever na collaboration with a cycling company. Okay? So, again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please click that subscribe button and click the notification bell na rin para mag-updated kayo sa mga future na cycling vlogs. Okay? This has been Aris Manalag from Aristocrata Studio. See you again next week! Bye-bye! Salamat in bike, that's it.